Okay, magandang araw mga kapitbahay mula sa Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Nandito na naman po tayo sa Mrs. Galang's Kitchen. Today, meron po tayong special guest at ating recipe, medyo imported. Taga saan ba ang ating guest? Bangket, Abra. Yes. She is one of our students. So she travels all the way from Bangket, Abra to attend our once weekly classes. Ang tsaga-tsaga, pero nakikita namin ang progress sa kanyang trabaho. And she will be presenting to us, ano yung... Bibingka ang tawag niya eh. Bibingka. Bibingka, pero it's different from the bibingka that we know. Ito yung isang delicacy nila sa Bangued, no? Sa Bangued, sa Ilocos ata. So, Ilocos region, mm-hmm. Maybe, no? At ang kanyang... Bangued is bandang Cagayan ata. That's part of the Northern Luzon province. Ibang-iba siya sa bibingkang nakagisnan natin o kilala natin dito sa parte ng Luzon. At napakadali po niyang gawin. So, huwag na po natin patagalin. We will be back. Ingredients po ng lulutuin natin ngayon ay 8 pieces of full eggs, 1/4 cup of butter or margarine, 480 grams of granulated sugar, 1 big can of evaporated milk or 370 grams, 400 grams of coconut cream, and 400 grams of glutinous flour. Or malagtog flour. Oh, mga kapitbahay, meron po akong isang recipe ng ipapakita ito sa inyo ngayon, pero hindi po ako magluluto. Katabi ko po ngayon ang magluluto at siya ay nanggaling pa po sa Bangket, Abra, at isi-share niya sa atin ang isang kakaibang kakanin na niluluto nila sa kanila. Oh, anong pangalan mo, Miss? Kasili po. Si estudyante ko po siya. At isipin nyo, nanggagaling ko sa Bangket, Abra, no? Kaya tuwan-tuwa naman ako. Sabi ko, magpakita ka naman ng ibang recipe hindi nakikita ng mga Kapampangan. Sabi ko, dahil kakaibain sa kanila eh. Anong pangalan ng recipe mo? Bibingka po. Okay, ang bibingka po natin, yung may nyug sa ibabaw at pinaalsa. Pero yung sa kanya, ibang klase. Sige. Paano ang paggawa niyan, Kathleen? Una po, lagay po lahat natin yung mga ingredients sa mixing bowl. Tapos, ihalo lang po natin. So, bali, ano yan? Yung malagkit? Opo, yung glutinous flour. Glutinous rice flour. Tapos, ito po yung sugar. Sugar, yung granulated sugar. Tapos, yung evap milk po. Hindi muna natin, haluin muna natin ito, no? Para hindi tayo magbuo-buo. Pakialam mo yung teacher mo. Teacher niya ako, eh. Oh, sige po. O, haluin muna natin yan. Para hindi magbuo-buo yung ating mixture. Sipin nyo, ilang oras ang biyahe mo papunta rito? Pag night trip po, it takes 7 hours po. Tapos pag day trip naman po, it takes 9 to 10 hours po. Tapos, may sinabi sa akin, no, sa mami mo yung recipe niya? Opo. Bale, siya po yung nag-experiment nito dun po sa Hong Kong. Tapos, pinasa po lang niya sa akin. Ang layo naman ang pinanggalingan niya, nanggaling sa Hong Kong, nakalating sa Bangket, tapos nasa Angeles ngayon. Opo, kasi po nung umuwi po siya, tinuro po niya sa akin. Okay. O sige, anong susunod na ilalagay mo? Itong evap milk po. Tapos, sama-samahin na lang po natin lahat. Okay. Yung egg. Parang napakadaling gawin ah. Opo ma'am. I-dissolve lang po natin yung glutinous flour po. Tapos yung... Halo-halo, mix-mix together lang. Opo. Tapos yung butter natin po or yung margarine. Ganyan pa talaga sa inyo yan? Bibingka ang tawag yan? Opo ma'am. Bale po ma'am, parang may ganito na po sa Ilocos. Pero... commercial po doon eh. Kaya... Alam ko, yung bilog-bilog na maliliit, di ba? Yung parang sabi ko, parang tikoy. Opo. Kasi nung tinatanong ko po siya noon, habang sa klase, Kathleen, meron ka bang alam na
recipe yung sabi kong yung parang bilog-bilog na binibilan sa Ilocos. Tapos sabi niya, ma'am, meron po ako pero commercial yun, yung sa akin parang homemade sabi niya. So, eto ngayon ang ipapakita namin. At ang swerte ko, sindi niyo, ang layo ng pinanggagalingan ito. Once a week lang po ang klase niya sa akin, pero nag-teacher dati ang magbiyahe. Tapos matutulog sa isang mga local hotel natin dito, tapos mag-uwi na sa kinabukasan. Mga ilang tray yan? Isa lang? Opo. One recipe lang po ito. Bali, itong tray natin is 8x12. 8x12x2. Makupuno siguro yan. Opo ma. I-strip po natin ma'am para ano po, lalabas po yung mga glutinous po natin para madi-dissolve po siya talaga. O sige, ako ngayon ang assistant mo. Ayan. Haluin natin yan. Lala para lumabas ang gluten ng rice flour. Parang kikoy nito eh. Nung nakita ko sa Ilocos. Okay. Kaya lang, parang kikoy lang. Maputi yung sayo nung nagdala ka sa klase. Sabi ko may itlog ito kasi yellowish. Para may evaporated milk pa pala. Sikat na sikat sa Ilocos ko pa kami ngayon ah. Opo na. Ngayon, haluin mo yan hanggang sa wala ng bulubulo. Okay. Gano'n naman katagal niluluto yan? It takes po 45 minutes to 1 hour po. Medyo matagal dahil po 6-6 yung mixture eh. Dahil yung malagkit sa flour, medyo pagano yun, matagal nito yung talaga. Parang kikoy talaga na may ito. Kaya ito ba? Kaya lang ang kikoy, ini-steam, ito binubulo. So, ilan ang temperature ng oven? Balit po ma'am, first po kasi po ma'am, 150 centigrade po. Tapos after 30 minutes po, pwede na po natin itaas ng 170 to 180 centigrade po para po hindi po siya magpapak. Para pantay. Okay. If ever man po na magpapak po siya, konti lang po. Tsaka may laman pa rin sa ilalim. Kasi dahil po sa siksik yan, magkakahangin sa ilalim yan eh, pag binis mo ng mataas na temperature, so parang umu-ulbok siya, magkakaroon ng hangin sa ilalim. Okay. Mukhang ispot na yan. Okay na po, ma'am. So, okay na tayo niyan? Opo, ma'am. Sure ka? Opo. Ang dali pa lang gawin. Gayahin natin ha, mga kapampangan. Ayusin gawin po natin itong recipe nito na nanggaling pa sa banggit. Tapos ipopour na po natin dito sa... Hindi na natin sasalain. Okay hindi na yan? Hindi na po, ma'am. Okay, okay. Na po. So, ipopour na lang natin yan. Opo. And then, yung oven natin, naka-preheat na po yan. Kanina pa, pinainit na namin. O, tulungan kita, teacher. Pakiala, meron teacher, kailangan kasi masimut yan. So, maghihintay tayo ngayon ng mga 45 minutes to 1 hour. Pero ang request ko sa iyo kanina, Kathleen, ay kahapon magdala ka ng finished product, di ba? Meron so, na po. Meron na po tayong finished product. Ito na yung ating finished product, ano? Ang ganda, golden, at mukhang masarap. Mamaya, titikman natin ito, ano? Kami ni Ethel ang titikim mamaya yan. Di bali ka na, kasi sanay ka na sa lasa niya. Titikman namin ni Ethel mamaya yan. So, maraming salamat, Kathleen, sa pagtuturo mo sa amin ng recipe ng mami mo. Apo, thank you din po. Finished product, ang bibingka from Banggit, Abra. As you can see, it is very different, no?
from the bibingka that we know, tikman natin. Natatandaan ko nung minsan, nagdala nito si Kathleen eh. Tapos, ito, bibingka yan, sabi ko sa kanya. Dinala niya. Okay na lang natin. Okay. Medyo. Ang texture niya, no? Mas tikoy. Mas malapit siya sa tikoy. It is nothing like the bibingka that we know. Tignan nyo. Parang siyang tikoy, makunat-kunat na parang kutsinta. Pero mas dense siya sa kutsinta. Nung una ko siyang kinausap, Ethel, ang gusto kong matutunan, yung sa Ilocos ba yun, yung parang bibingkang maliliit na ganyan? Mm-hmm. Parang tikoy, maputi. Sabi niya, ma'am, commercial yun. Ang ituturo ko sa inyo yung sa bahay namin niluluto. Na recipe daw ng mami niya yan. So this is special? Special ito. Okay. Kasi thank yung you. Binibenta na ano, maputi lang eh. Hindi man, wala mang itlog ata siguro yun. Tapos, mm-hmm. parang tikoy lang siya, pero ang bili-bili nun, maliliit na ganyan, no? Nakalagay sa kawin. Sarap. Pahingi ng kape. Ang natama ito. Yung texture niya is parang tikoy. Makunat. Which I like. Different from the kakanins. Very different from bibingka. And all these, ano na, familiar tayo. Alam mo yung texture ng butse. O, di ba? Ganun? Yes. Close. Very close. Very close. Yung... very close po sa texture ng butse. Tsaka ang daling gawin yan, mama, di ba nakita na nila kung gano'ng kadaling gawin yan? So, try nyo to. Try nyo po itong recipe ito. And thank you very much to Kathleen at saka sa kanyang mommy who shared with us her very special recipe. No? Noong una, ayaw pumayag ni Kathleen. Nahihiya. Oo, tapos sabi lang ng mami niya, nakuha! Bihira kang alukan ng ganyan, pumayag ka! So, nakita po natin ngayon ang launching na showbiz career ni Kat. Anyway, sana po nagustuhan ninyo ang aming recipe for today. If you have questions, comments, or suggestions, please join our Facebook page and send us a message. www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. That's MrsGalangsKitchen. No spaces, no dots in between. Send us a message from the inbox and we will try our best to answer or help you with whatever that you need. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Okay.